Ang mundo ay puno ng kwentong paranormal at kababalaghan. Pero, isa lang ang tanong ko sa'yo. Handa ka na bang matakot? Casa Vallejo, Baguio City. Good evening sa inyong lahat. Ako ho pala si Fred. Gusto ko lang ibahagi yung naging experience namin sa Baguio City nung nagpunta kami sa Casa Vallejo. To be honest, alam naman namin na madaming ghost and paranormal encounters sa Baguio City. Pero hindi naman kasi namin alam na yung Casa Vallejo pala yung isa sa pugad ng mga ganitong kwento. Bagong bili yung motor ko noon, gusto ko sana i-break in. Kaya ang unang pumasok sa isip ko ay umakyat ang Baguio. Umahanap kami ng girlfriend ko noon ng medyo mura pero magandang hotel. Ayoko din kasi yung mga vacation houses. Gusto ko yung hotel talaga. Pero hindi naman mabubutas yung bulsa ko sa presyo. Yung nakita namin, yung Casa Vallejo. Sa pictures pa lang talaga, maganda yung lugar. Kahit in person, maganda siya. Yun lang, kakaiba kasi yung pakiramdam kapag nandun ka. Bago pala naging hotel yun, noong 1902, naging kulungan pala yun ng mga sundalo dati. Siyempre, hindi ko na ni-research lahat kasi ayoko namang baluti ng takot yung out-of-town trip namin ng girlfriend ko. Pagdating na pagdating pa lang namin dun, ramdam ko na yung kakaibang ambience ng lugar. Oo, maganda talaga siya pero kahit hindi mo nakikita, para bang may mga nagtatagong sikreto yung lugar na yon. Ilagay na namin yung mga gamit sa kwarto. Tapos nag-aya na akong lumabas kasi ayoko namang masayang yung araw namin kasi isang gabi lang kami doon. Kinabukasan, uuwi na din kami. Hindi din naman kami pwedeng mamili ng marami kasi nga nakamotor lang kami. Walang paglalagyan ng mga pinamili. Gusto ko lang ba ng alone time kasama yung mahal ko? Tamang date lang, sightseeing, at saka kain. Kakagaling lang namin noon sa night market sa sesyon. Siguro mga 10 or 11 p.m. na kami nakabalik sa hotel. Naligo na yung girlfriend ko. Habang ako naman, bumili kasi ko ng sorpresang regalo sa kanya na inaayos ko habang naliligo siya. Nakatalikod ako noon sa CR nang bigla akong makarinig ng mahihinang iyak ng babae. Tulala ako sa kinatatayuan ko. Hindi talaga ako gumagalaw kasi ang nasa isip ko, girlfriend ko yun. Kinakausap ko pa siya noon habang nakatalikod ako kasi ayoko namang ma-spoil yung surpresa ko sa kanya. Oh, ba't ka naman umiiyak? Taha na. Saglit lang ha, may inaayos lang ako dito. Siguro mga ilang segundo pa, naramdaman ko na may kamay na humahaplo sa likod ko. Nagulat ako kasi sobrang lamig nung kamay. E nag-aayos pa ako noon kaya hindi ako makaharap sa kanya. Ay, mahal, saglit lang ha. Upo ka muna, ayusin ko lang to. Tahan at huwag ka nang umiyak. Magkumot ka muna dyan at ang lamig ng kamay mo eh. Mga ilang minuto pagkasabi ko noon, bigla ko na lang narinig na, "Mahal? Sino kausap mo?" Nakaramdam na ako ng takot noon. Kaya humarap na ako.
nakatayo doon yung girlfriend ko, natakang-taka sa nangyayari kasi naririnig pala niya ako sa banyo na parang may kinakausap daw dito sa labas. May kausap ka ba sa phone? Siyempre ayoko namang sirain yung pagkakataon at baka mag-away pa kami. Ah, wala. Ano yung nasa likod mo? Ito ba? Surprise! Gift ko to sa'yo. Ah, yan pala yung pinuntahan mo kanina. Buong magdamag. Hindi mawala-wala sa isip ko kung sino yung humawak sa likod ko. Isa lang ang posibilidad. Multo na siguro yun. Eventually, kinuwento ko din naman sa girlfriend ko kung anong nangyari. Sabi niya sa akin, narinig mo din pala yung umiiyak? Sabi ko, oo. Akala ko nga na siya yun pero mukhang hindi naman pala. Ha? Akala ko nga ikaw yun eh. Boses lalaki. Kaya nagmadali na akong maligo noon. Akala ko kasi kung ano nang nangyayari sa'yo. Maganda ang Casa Vallejo. Pero kung maiisipan mong mag-check-in, lakas ng loob ang maipapayo ko sa'yo. Corregidor in. Hello sa lahat ng nakikinig. Hindi naman siguro obligadong ibigay yung pangalan ko kaya yung story ko na lang sana yung maisama sa mga videos. Napanood ko kasi yung Haunted Philippines na series at gusto ko sanang ibahagi yung naging experience namin ng asawa ko nang minsan kaming mag-check-in sa Corregidor Inn. Just for fun and experience lang naman yun pero naging nakakatakot pala. Alam naman na siguro natin yung naging nakaraan ng Corregidor nung World War II. Maraming nawasak na gusali pero ang mas nakakakilabot ay kung ilang tao ang namatay sa mismong lokasyon ng tutuluyan namin sa gabi na yon. Para lubos-lubos na din yung punta namin, inavail din namin yung lateral tunnel visit sa Malinta Tunnel. Which is, sa mga hindi nakakaalam, naging ospital yun nung World War II. Okay naman yung naging tour. Walang mga kababalaghang nangyari. Siguro dahil marami din kami noon at sino ba namang multo ang magpapakita sa ganoon kadaming tao, di ba? Nagsimula yung mga kababalaghan. Pagbalik namin sa hotel room. Siyempre, gawaing mag-asawa. Alam niyo na siguro yung mga susunod na mangyayari. Unang naligo yung asawa ko. Kasi kinailangan ko pang tumawag sa nanay ko. Kasi siya yung nagbabantay sa anak namin. Siyempre bilang magulang. Kailangan din naman naming mag-asawa yung oras na kami lang ang magkasama. Mabuti na nga lang at nandyan at palaging to the rescue ang nanay ko kapag kailangang alagaan yung anak namin sa tuwing wala kami. Habang kausap ko yung nanay ko sa phone, laging nagsastatic yung linya. Hindi ko minsan maintindihan yung sinasabi ng nanay ko. Kinuwento ko sa kanya yung mga nangyayari nung makauwi na kami at sabi sa akin ng mother ko. Nung magkausap daw kami sa telepono, malinaw daw yung boses ko. Pero nung mga oras na yon, ang paniniwala ko, masama lang talaga yung reception ng signal sa loob ng kwarto. Nung nasa labas naman kasi kami, okay naman ang signal. Sabi ko na lang noon sa nanay ko na ibababa ko na yung telepono kasi hindi ko talaga siya maintindihan. Tinawag ko na noon yung asawa ko at tinanong kung tapos na ba siya. Sumagot naman siya nang, "Oo, Han, ikaw na." Nagulat ako kasi yung boses na narinig ko galing sa kabilang gilid ng kwarto. Nakaharap kasi ako sa pader habang kausap ko yung mother ko sa telepono.
So tumayo na ako para pumunta sa CR. Pero nagulat talaga ako kasi wala naman yung asawa ko sa likod ko. Eh di pinasok ko na yung loob ng banyo. Nagulat pa yung asawa ko kasi bigla na lang akong pumasok. Ngumiti pa siya at tinanong kung gusto ko daw bang sumabay maligo. Kahit takang-taka ako kung sino yung nagsalita sa likod ko, inaligo na lang din ako. Pagkatapos ng lahat, natulog na kaming mag-asawa kasi bukas ng tanghali, uuwi na kami. Madaling araw na siguro yun. Nagising kaming mag-asawa sa katok ng katok sa pintuan namin. Mga bata siguro yun kasi naririnig namin yung tawa na nila sa labas ng pinto. Sabi ko pa sa asawa ko, sino kaya ako yung mga magulang nito at bakit hinahayaang magtatakbo sa labas ng ganitong oras? Nagbihis agad yung asawa ko at titignan sana kung sino yung nasa labas. Sasawayin lang ba? Kasi nagpapahinga din naman kami. Pagbukas niya ng pinto, wala namang tao doon. Para kaming paraning ng asawa ko sa kakaisip kung anong mga kababalaghan ba yung nangyayari. Nung mga oras na yun, naikwento ko din sa kanya yung nangyari kanina bago kami maligo. Kinilabutan na kami doon sa lugar at hindi na din nakatulog. Inaalala kasi namin na baka bangungutin kami. Kaya nagpaumaga na kami at nang makauwi, doon na lang kami natulog. Manila Hotel. Good evening. I guess isi-share ko na lang yung isang experience namin ng husband ko nung minsang nagstay kami sa Manila Hotel. Not specifically for a date or staycation. Pero convention kasi yun na inatenda ng husband ko. Then sumama lang ako. Kasi gusto ko din namang ma-experience na magstay sa Manila Hotel. Dito sa experience ko na to din nalaman na nakakakita pala ng mga spirits yung asawa ko na hindi niya sinasabi sa amin. Nagstay kami doon for 3 days. Pero yung convention kasi, 1.5 days lang. So technically, may isang buong araw pa kami to explore the city kasi hindi naman kami taga Manila. Nagsimula kasi yon nung napapansin ko yung asawa ko na parang laging tuliro. May mga tinitignan. Pero pag sinundan mo naman ang tanaw, wala namang tao doon. May time pa nga noon na naglalakad kami sa corridor papunta sa kwarto namin. Kinikwento ko sa kanya yung mga nalibot ko sa hotel and around the perimeter outside. Walang ano-ano. Bigla niya akong hinila sa gilid na para ba siyang may pinadadaan. Sabi ko pa nga, bakit kami gumilid? Eh kami lang naman yung tao dun. Tapos yun, para siyang natauhan. Ganun siya buong stay namin dun. Bigla-bigla na lang siyang liliko o kaya tatalikod. So nung last night namin dun, sabi ko sa kanya, maybe it's the perfect time na sundan yung anak namin. At least kako, made in Manila Hotel pa yun. Natawa lang siya pero ginawa pa rin naman namin. After all, asawa ko naman siya. And wala naman sigurong masama doon, hindi ba? After noon, tumayo na ako kasi sabi ko maliligo lang ako sandali. Bago ako makapasok sa CR, bigla siyang sumigaw. Huwag kang papasok! Eh di nagtaka ako kasi bakit siya nag-i-hysterical? Eh maliligo lang naman ako. Dito ka muna. Hinila niya yung braso ko tapos pinaupo sa kama. Siya naman, dahan-dahang pumasok sa loob ng banyo. Tapos tingin ng tingin sa paligid. Nawirduhan na talaga ako sa kanya kasi may mga ganyan siyang episodes dati. Pero ngayon ko lang siya nakitang sobrang takot na takot. Nang makauwi na kami sa bahay namin, kinausap ko siya ng masinsinan sa mga nakita ko
nung nasa Manila Hotel kami. At yun, umamin siya na bukas na bukas pala yung third eye niya. Kapag tumatabi daw kami sa koridor, may mga nagmamartsa daw na sundalo. May mga nakikita pa daw siyang nakabigti sa kisame. Tapos may mga tumatalon daw na kaluluwa mula dun sa building. Halos hindi daw niya kayanin yung mga nakikita niya kasi bawat lingon niya, meron siyang napapansin. Pati daw yung mga emotions ng spirits, ramdam niya. Kaya sobrang bigat daw talaga nung pakiramdam. Kaya siya laging tuliro kapag tinitignan ko siya. Tinanong ko din siya kung ano bang nakita niya doon sa loob ng kwarto namin. Sabi niya, may babae daw na pumasok sa loob ng CR bago ako. Alam niyang hindi tao yon kaya inunahan na niya at baka kung ano pa ang gawin sa akin. Simula nung araw na yon, naging mas maingat kami sa mga pinupuntahan naming lugar kasi baka matrigger yung asawa ko sa mga makikita at mararamdaman niya. Naniniwala naman ako sa kanya kasi siya naman yung nakakakita nun. Iniintindi ko na lang. Hindi to masyadong nakakatakot eh. Pero hindi ko kasi inakala na kahit sa mga ganong klaseng lugar o hotel pala, eh meron ding mga ganitong pangyayari. Maraming salamat sa pakikinig ng mga kwento natin ngayong gabi. Happy Valentine's everyone! Kung wala kang ka-date ngayong gabi, eh huwag kang malungkot. Dahil ang Valentine's Day naman or Valentine's month, eh hindi lang para sa may mga jowa or may mga partners o asawa. Para to sa lahat ng iyong loved ones, mga magulang, kaibigan at kapatid. At syempre, huwag lang natin silang alalahanin kapag Valentine's. Let us show our love for others every day. Ayun! Dapat itong mga kwentong ito eh para sa Haunted Philippines sa segment natin pero feeling ko kasi mas fit to for Valentine's kaya dito ko na nilagay. Ikaw kung may mga experiences kang katulad nito, maaari mo yung ipadala sa mga links na nasa description box ng video natin. Habang nandyan ka, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Isa pa ay i-share ang ating mga videos na talagang makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.